So, valence board plus the curtain natin. Mm-hmm. Kaya siya nag-70. Yes. Okay. Actually, ano, iba pa si valence board na price. Ay, iba ba? Oo. Yung dito kay Ma'am Ana na curtain, so umabot siya ng kasi total. Kasi pure use. Oh. Oo, yung total niya is umabot siya ng 1.1. Pero lahat-lahat na yun. All magkano ba inabot in total yung ano natin? Luxury sa ha, hindi ito sa, ano, baka sabihin nyo, ang yabang, ganyan. Mm. So, hindi naman sa ganun. But, for the sake ng mga nagre-request ng vlog, ng video, ng breakdown, para may idea lang din kayo guys, kung in case na magpapagawa kayo, or, alam nyo yun, para meron na kayong, ano, idea kung magkano ba ang magpalagay ng cortina. Hindi kasi siya yung basta-basta ng cortina. Oo. So, kasi actually sa bahay talaga kapag may plan kang magpa curtains kailangan talaga paglalaanan mo siya ng budget kasi medyo pricey siya compare sa mga blinds. So kung talagang gusto mo mag-curtain, mag-aalat ka talaga ng budget para sa kanya. Hindi ko nga in-expect na ganun pala kamahal yung kasi sa totoo lang guys, nagulat talaga ako nung nag-send na siya ng quotation sa akin. Sabi ko, ganito pala kamahal ang cortina. Hindi naman pwedeng hindi mo lalagyan ng cortina kasi iba luxuries ang bahay once na may curtain talaga siya. Kasi ang laki ng ginanda, ang laki ng difference, mas naging elegante yung bahay. Naging iba talaga yung look niya, pati yung mood niya, yung curtain din minsan yung magsiset talaga luxuries. So that is why you really have to allot budget for it. So, yun. Miss Carmen. Okay. Sige. Yung dito kay Ma'am Ana na curtain, so umabot siya ng kasi total. Kasi pure use. Oo. Yung total niya is umabot siya ng 1.1. Pero lahat-lahat na yun. All na yun. Bali, meron tayong high ceiling na living room, high ceiling na staircase, meron tayong master's bedroom, room 1, 2, 3, tapos dalawang guest room. So, tapos meron tayong dining. May yung dining area pa natin. Sa kaya umabot siya ng 1.1 kasi ang mga ginamit nating fabric dito sa bahay is lahat premium. So, kasi papipiliin niya pala kayo guys. Kasi ako yan, pinapili niya rin ako anong klase ng curtain yung gusto mong gamitin. So, meron siya mga choices kung depende sa budget. Yes. So, meron mga premium, premium na klase. Fabric. Fabric. So, dun din nagdidepende guys yung cost. Also, kung all blackout. Or semi-blackout, ganyan. Kung sheer lang. Yun. So, meron din kasi tayong types ng mga curtains, like yung mga basic curtains na fabric natin. So, kung naka-budget tayo, pero gusto mo ng magkaroon ng curtain, so, kapasok yun. Pasok siya sa, natin, sa curtain fabric natin. Pero, like, yung dito kasi, mas pinili natin yung premium. And, meron din tayong ginamit sa yung sa master's bedroom natin na premium blackout, which is yung ginagamit namin sa mga hotel. Na as in total blackout siya. Kaya medyo pricey siyang lumabas. And some more, kaya umabot siya ng ganun na price kasi high ceiling yung mga window natin. Lalo na sa living room at saka sa staircase. Kasi mataas talaga. Mataas. And may motorized. And may motorized tayo na dalawa. Sa living room. And living. Sa living room at saka sa master's area. Kaya umabot siya ng ganun kataas. Kaya madugo. So, i-breakdown natin. So, ilalagay ko, i-flash na lang natin yung photo and then
kung magkano yung cost na inabot niya. Para at least may idea talaga kayo guys per area. So start tayo sa living room. Sige, sa living room. Yung sa living room natin, so high ceiling sila, umabot siya ng 181. Yung living room, ay cantaloupe melon muna, Miss Cora. Thank you! Ayan. Ang ano, ka-partner natin sa pagpapag-bloom. Oo nga. Lovely cantaloupe melon, guys. Ayan. So, sa living room, umabot siya ng 181,600. Bakit 181,600? Kasi gumamit tayo ng premium fabric. And at the same time, pero hindi siya blackout. Hindi siya blackout. Oh, kasi usually hindi ako nagpa-blackout sa ano, sa living room kasi parang heavy na kapag blackout mo siya. 'Yun. Tapos masyado na siyang mabigat kapag nag-blackout talaga tayo. So ginamit na lang natin siya ng semi-blackout na fabric. Tsaka mabigat na, 'di ba? Mataas. Sobrang bigat. Oo, sobra. Kailangan guys yung kapit doon sa ceiling talaga. Oo. Yung tawag doon, support. Yung support kailangan enough talaga para ma-hold yung curtain natin. Oo. Tsaka yung ano naman, kagandahan naman sa mga curtain, sa mga curtains natin kapag high ceiling, sure naman siya na safe kapag binalagay namin kasi iniisip din namin yung safety ng mga nakatira sa bahay kasi may times na may mga bata, bigla nila ipupul. Hindi may iwasan. Oo, lalo na kung hindi maganda yung pagkakakabit or yung ceiling natin, yung wall natin sa ceiling, hindi siya ganun katibay. So, may tendency na pag pinul nila, mahuhulog si curtain. So, yun yung pinaka-iniiwasan namin. Kaya safety first muna kami. Kaya nung nag-git tayo before, di ba sinabi namin kung ano yung mga dapat ilagay sa... So, ano natin, so, sa ceiling. Guys, mas maganda, kung may plan kayo na talagang pakabit ng curtain na mga ganito, mas maganda kung bago matapos yung bahay, papasukin nyo na sila para at least ma-inspect na nila yung mga paglalagyan, kung merong dapat na idagdag, or kung ano man yung need na support para dun sa curtain, mailagay nyo na. Hindi yung tapos na saka pa tayo magbabakba. Oo. Diba? Para hindi na rin. Isa din yun. So, dapat kasi kapag may plan kayong magpa-curtains, tawagan nyo na yung mga gusto nyong mag-curtains para sa bahay niya. Para nakakapag-suggest sila ng mga do's and don'ts. Yes. Kasi pangit yung na yung pinaka-last kami sa curtains. Tapos, dun kami magsasuggest. Like, for example, yung mga valance board, yung mga cove ng mga isame. So, para ma-advise namin sila kung ano yung mga do's and don'ts. Yun. So, yun ang sa living area natin. Tapos, then sa dining. Dining area natin, lace lang siya. Pero ang dining area natin is malaki. So, umabot din si dining area ng 77,800. Ang dining Ngayon lang na-realize. Ayun. Tapos lace lang siya. Lace lang siya. Bakit siya umabot ng 77? Kasi tayo dyan, hindi kami nagtitipid sa tela. Okay. So hindi kami yung, alam mo yon per panel. Hindi kami, yung iba kasi per panel sila. Tapos, saktong-sakto lang. Dun sa window yung, yung curtains nila. So kami, nagpapasobra kami para maganda yung pagkaka-fold. Lalo na yung ginawa natin dito is S-fold. Maganda, para flowy siya. Kaya, yes. And some more kasi, ang price, kaya nagiging mahal din, is depending sa width ng width and length ng very guys, very window. Relaxing actually yung feels dito sa dining area. And also, yung, alam mo yung parang nasa resort ka lang. Yeah. Ganun yung nafe-feel ko. Kaya ito yung isa sa mga tambayan ko rin. Isa sa mga spot ko dito sa bahay. Especially, oo, kasi mahangin. Tapos yung tunog ng chandelier natin, ganyan. So, yun. Makakalimutin na kasi talaga ako, loser, sa when it comes sa mga presyo. That's why, sabi ko, pakilikol mo na nga, Miss Carl. Hindi ko na maalala. Tsaka rin dito kasi, nagkaroon tayo ng valance board. Kasi hindi natin nahabol yung cove niya, kaya nag-add tayo ng valance board sa natin. Sa... Well, ang ganda ng valance board nila, Luxor. So, ayan, naka-flash naman sa screen. Ang ganda ng valance board na ginawa nila.
mas malaking iginanda kaysa nung kaysa yung kita yung rod. Yes, oo. Isa din yung thing kaya kami nag-valence board kasi para hindi nakikita yung rod ng curtains natin kasi may mga client minsan na ayaw nilang nakikita. So ang alternative way para hindi nakikita si Vixie ano, si rod, maglalagay tayo ng valence board. So yun, kaya another expenses si valence board kasi si curtain another price siya. Si valence board, another price din siya. So, valence board plus the curtain natin. Mm-hmm. Kaya siya nag 70. Yes. Oh. Actually, ano, iba pa si valence board na price. Ay, iba ba? Oo. Pero si valence board, parang nasa ano lang siya, nasa 14,000 itong okay. Ano natin. Itong living, itong dining area natin. Okay. So, 77 plus 14. Yes. Okay. So, yun. Yun yung ginabot ng dining natin. Mm-hmm. Wild pala ito. Okay, so next natin is yung staircase. Ah, sa staircase natin. So, si staircase natin, same goes. Nahirapan kayo dyan, di ba? Sobra. Oo, kasi madubo siya. Kasi yung, syempre, stair, di ba? Hindi pantay. Oo, hindi siya pantay. So, buti na lang si Darwin, may pagkamaparaan. So, every step nung staircase natin, talagang sinusundan niya ng lace. Kaya, mas maganda siyang nakita. Kumbaga, nagsumabay siya sa staircase natin. So, isa din si staircase, high ceiling din siya, kaya umabot siya ng... Ay, ito din, mahal. Umabot siya ng ano? 111. Staircase. Hindi kasi may high ceiling high din. Ceiling. Oo, high ceiling. Tapos, yung sa baba. Oo, meron din kasi siya sa baba. At saka meron din siyang mga, meron naglagay din tayo ng valence board doon. Kaya ganun din yung naging price niya. So, at saka, kaya ganun din yung price ni staircase dahil premium din yung ginamit natin. So, naging uniform siya ni living room at saka ni staircase, yung fabric na thinner ginamit na lang, natin. Thinner na lang natin. Okay. Pinarehas natin. Para hindi siya humihiwalay. Kasi ang pangit na iba yung kulay ni living room, iba yung kulay ni ano ni staircase. So, isa din yung na-approve ni Madam She na very good. Mas maganda kung nag-uusap din si contractor ninyo and si curtain designer ninyo. Para at least, diba, nag-align sila dun sa kulay. Syempre, lalo na kung may interior designer kayo, baka hindi swak yung mga napili ninyo dun sa ilalagay ninyong curtain, or especially the color. And then, next is yung family area natin. Family area natin, isang sliding door din siya. Isang sliding door lang. Oo, so umabot siya ng 66,100. Plus the valence board. Yes, plus meron pa siyang valence board. Tapos, yung next is yung mga guest room natin sa basement. Yung guest room, meron tayong dalawang guest room doon. So, yung mga premium fabric na ginamit natin is also ano, yung ginamit nating fabric is premium doon. So, umabot silang dalawa ng 70. Pagkaparehas lang sila suma. Oo, parehas. Almost, oo. Parehas lang sila. 70, isa. Yung dalawa na yun. Dalawa na! Uy, ayan, okay, nakatipid tayo doon. Dalawa na yun kasi same lang naman din sila. Nagkaiba lang sila ng kulay. Ng kulay. Mm-hmm. But same fabric. Yes, same fabric sila. Semi-blackout din yung ginamit natin doon kasi hindi naman siya ganun kaliwanag. Mm-hmm. Kasi sa basement sa naman baba. Siya. Yes. So, ganun ang naging total niya. Nasa 1.1. Pero, nagbibigay kami ng discount. Yung master's bedroom. Master's bedroom natin, umabot siya ng 113. Master's natin, isang sliding. Isang sliding. Tapos meron tayong corner. Meron tayong corner window. Oh, corner window. Tapos meron pa tayo isang window sa may, sa side ng bed. Mm-hmm. So, ano yun? 1, 2, 3, 4. 4 na ano, 4 na window siya. Yung sa walk-in kasama. Yung sa to, iba pa yung sa walk-in. Yung sa walk-in, umabot siya ng 66,500. Ayun. Pero yung masters natin, naka-motorized. Yes. Ang masters natin, naka-motorized siya. Kaya, medyo pricey. Kasama na si motorized dun. Same goes to, ano, sa living area natin. So, kaya po umabot tayo ng 1.1. Oo. Pero yun nga, katulad ng sinabi ni Ms. Carr, nabibigay naman sila ng discount. Mm-hmm. So, syempre, lalo na kung ganun kalaki, diba? So, of course, malaki din naman kami magbigay ng discount. Syempre, naiintindihan din namin sila. True enough naman, guys, yes. Malaki naman talaga sila magbigay ng discount. So, depende rin dun sa ipapagawa ninyo. Mm-hmm.
minsan nagbibigay pa kami ng freebies. Yun. May, kunyari, meron times na may client na, ay, wag mo nang lalagyan si Gesso kasi hanggang dito lang yung product. So, na. Lahat ba kinikater nyo? Yes. Doon sa Isle Mindanao? Yes. Actually, meron na kami project ngayon sa Palawan. Meron na din kami sa Iloilo. And hopefully, yung sa Dumaguete namin matuloy. Pero before, sa Luzon lang talaga. Luzon lang talaga. And then, na rin kami ng South. So, napupunta na rin kami ng Laguna, napupunta na rin kami ng Batangas. Wow! Yeah. Oh, diba? Sa Baguio, La Union. So, kayod na talaga. Ayun. So, may mga nagme-message kasi sa akin pag nakikita nila yung TikTok mo, na naka-background yung mga curtain. So, nagme-message sila na magkano yung yung curtain ni Miss Anne, magkano yung ganito, yung kay Miss Anna. Tapos, hindi ko sila mabigyan ng mga price kasi depende po kasi talaga sa measurement ng window and sa fabric na mapipili ninyo. Kaya, mas maganda po na message lang kayo. Mag-send ng quotation ng hindi pa nagsusukatan. Yes. Number one po yun is, free naman po yung site visit namin. So, anywhere from kung saan man po kayo ng Pilipinas, sa Luzon, pwede namin kayong pasyalan para makuha po namin yung exact na sukat ng mga windows ninyo para makapagbigay kami ng quotation. And makakita din nila yung mga samples ng mga swatches natin ng fabric. So, you can check their Instagram, Facebook, TikTok account, guys. May mga sample din sila ng mga... Doon din ako nag-check before, bago naman ako nag-decide na kunin sila, is talaga tinignan ko muna yung mga gawa nila. And also, may nag-refer din sa akin sa kanila. Kasi nakita ko din, guys, nagandahan din ako talaga. So, that is why sabi ko, pahingi naman ako ng contact. Ayan. So, that's why nakilala ko si Miss Carr. So, ayun, doctors... Sana ay nakakuha kayo ng idea or kung may plan kayo na magpagawa ng bahay or na magpakabit ng kartina, sana nakatulong yung vlog natin na to sa inyo. Ayun. Thank you po sa mga gusto kong mag-message sa amin. Message lang po kami sa Facebook page namin. Meron din po kami Instagram account. Message lang po kayo doon anytime. And ako po yung sasagot mismo sa inyo. Ayan guys, Miss Carr, thank you so much. Thank you, So there you go guys, thank you so much. Until next time, yung house tour saka na Luxors, hindi pa ako ready. Madami pang kulang, sa totoo lang, but antayin nyo yan, abangan ninyo. See you again until our next vlog, Luxors. Bye!